Hi mga kaibon, welcome po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Ngayong araw na ito mga kaibon, may simpleng pag-uusapan po tayo. Pero bago ko po ibigay yung topic, gusto ko lang po na mga musta po sa inyo. Kasi dumaan po ang bagyong Paeng. Grabe, daming nangyari. Nakita ko may nag-landslide, daming nawasak na mga bahay, nagkabaha, may mga nasawi rin. At panalangin ko po na sana okay po tayong lahat, okay po yung mga mag-iibon natin, at kaya natin to mga kaibon, laban lang po. Okay mga kaibon? Okay mga kaibon, ngayon ang topic natin napakasimple lang po. Na-experience nyo na ba o ako lang? Yun po yung tang pamagat ng topic natin. Pero syempre, bago tayo pagbigay ng topic natin, mag-shoutout muna tayo. Okay, shout out sa mga kaibon natin. Unang-una kay Bird Box Avery ng Tarlac City. Mabuhay po yung mga taga Tarlac. RRD Avery ng Laguna. J Galliardo ng JRC Mini Avery ng J from Tarlac. Mark Acevedo ng Bataan. MOTS o Mots, shout out po sa inyo. Bilan Mini Avery ng Gapan, Nueva Ecija. Mabuhay po ang mga taga Nueva Ecija. Joe Rivera, Mini Avery ng Ban Tarlac. Buhay po ang mga taga Tarlac. Sunny Flores ng Don J Mini Avery ng Binian, Laguna. Bunag Pumay O RMONC Birds ng Talisay, Batangas. Wow, ganda ng pangalan nito. Mabuhay po ang mga taga Batangas. Shoutout din kay Kaibon Walkvis Mini Avery, kay Marvs ng Antipolo, African Lovers Breeder, kay Rod Dingley ng QC, kay Alain Bautista, kay Ronaldo Kaakoy, kay Kaibon Rimuel Paguntalan, William Bartena, Klaus Immer, kay Ochach Mini Avery, kay Pastor Ernie Lanas, kay Kaibon Romo Ernie Avery, kay Gideon Simpleng Ibunan, kay Richelle Sinag, kay Kaibon Dwayne Guzman, kay George Hamley ng Muntinlupa, at shoutout din po pala kay Kaibon Red Sternberg. Salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, pag-uusapan na natin yung simpleng topic natin. Ang pamagat is, na-experience nyo na ba o ako lang? Maganda to. Yung unang topic po o unang na-experience po natin is nawawala ang inakay sa Nestbox. Feeling ko maraming naka-experience nito. Ang rason po nito mga kaibon, dalawa lang. Ang pinakauna po is binabaon po ng parents yung inakay sa nesting materials natin, kusot o malunggay. Kasi minsan nadadaga na namamatay. Ang pangalawang rason nito mga kaibon, ito yung masakit. Kasi minsan hindi natin maiiwasan, may mga butiki po sa ibunan natin. Kaya pag maliit pa yung inakay, minsan pinapasok nila yan. Tapos wala yung parents, nakakasalisi po sila. Nabibit-bit po nila yung inakay palabas. Kaya minsan nagugulat lang tayo, nawawala na. Yun po yun mga kaibon. Number 2 po, ayaw pumares at meron ding sobrang bilis pumares. Pag-usapan natin yung ayaw pumares. Kasi ako may experience na po tayo nito. Grabe, pinaligo ko na. Syempre nakabukod na, may pairing cage po tayo. Pinakain ko na ng sandamakmak na sili. Tapos ligo ulit. Kulang na lang itali ko silang dalawa eh, para pumaris na. Pero ayaw pa rin talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit. Parang sa tao rin siguro. Kung ayaw mo sa, kung wari ikaw babae, miniligaw sa'yo. Kung ayaw mo, hindi talaga mapipilit, di ba? Kaya mahirap, mahirap po. Pero meron naman ako na experience. Kaka-experience lang natin ito last week.
Ito yung Crimino Opa. Tapos tapos Lutino lang na hin. Ngayong araw, pinagpares ko sila, nilagay ko sa pairing cage. Tapos sa umaga yun ha. Tapos nung pagkahapon, pumaris ka agad. Tapos kinabukasan, sinalang ko na. Tapos sa umaga, kinabukasan ng umaga, sinalang ko na. Nung pagkahapon, nagmate na agad. Ganun po kabilis. Kaya sabi ko, parang ano din po to. Kasi yung ibon siguro, feeling ko parang tao din. Pag mga medyo hindi nila type, ayaw talaga. Okay mga kaibon. Number 3 po. Nagugulat ka sa kinalabasan ng painakay mo o yung pagbibreed mo, nagulat ka na may ganito palang mutation na karga. Ako, ilang beses ko na po na-experience yun. Nagsalang po ako ng gusto ko lang magpalabas ng split dilute. Pero, hindi ko alam yung kak pala, split dilute na siya, tapos yung kapares niya is dilute. Kaya, nagbubugahan, puro dilute ang binubuga, visual dilute. Pero yung initial na gusto ko lang palabasin, split dilute lang, kasi akala ko yung kak, walang kargang dilute. Kaya nakagulat. Same thing din sa mga pail. Minsan akala ko walang kargang pail, tapos naglalabas ng pula mata. Kaya sabi ko, nakakagulat minsan. Kaya mahiwaga po talaga ang pag-ibon. Hindi po natin alam minsan kung anong kalalabasan ng breeding natin. Okay? Number 4, nakaalpas o flyby. Ewan ko kung na-experience na to, kasi sa dati kong ibunan, sa dati nating ibunan, wala po tayong, hindi po close yung ibunan natin. Ibig sabihin, pag nakawala, wala talaga, lipad talaga. Kaya na-experience ko rin to. Napakasakit po na mawalan ng ibon. Yung ibon na nakalpas. Kasi sayang eh. Sayang sa pagkain, sayang sa panahon, sayang yung pag-alaga doon. Kaya, pero ngayon, sa awa ng Diyos, close aviary na tayo. Kaya kahit makalpas man sila, hindi rin talaga sila makakalayo. Okay mga kaibon? Number 5, kung ano pa yung pinakaiingatan mo, yun pa yung mamamatay. At minsan yun pa yung matagal mag-breed. Ewan ko kung na-experience na yun mga kaibon. Kasi ako na-experience ko na po yun, na may mga pinakaiingatan na akong ibon. Katulad ng parisan na pale faded. Grabe, nakatatlong clutch na ako. Dalawang inakay pa lang yung na-harvest ko sa kanila. Lahat ng red eye namamatay. Ito po yung project natin na pale faded, pale fallow na project. Kaya grabe, sabi ko, parang susukuan ko na eh. Parang yung kanta na gusto ko nang bumitaw. Alam nyo yun? Katulad kanina, yung project nating OPA PF dilute, noong isang araw pag-check ko, may dalawang red eye na dun eh. Tapos kanina umaga chinek natin, namatay, nawala yung dalawang red eye. Kaya sabi ko, ano ba? Napakasakit. Kasi pinaproject po natin yun eh. Pero laban lang po, kasi walang nagwawagi kung hindi lumalaban. Kung mag-quit ka lang, wala po. Okay mga kaibon. At ang panghuli po, ewan ko kung na-experience yun na to, pero ako na-experience ko na to. Maganda sana to eh, pero minsan hindi rin maganda. Sa pagbebenta ng ibon po, yun po yung pang-anim. Ako po, tayo po, marami na tayong experience sa pagbebenta ng ibon. May mga nakakatuwa, may mga nakakainis din minsan. Katulad ng kungwari, may nag-post ka, tapos magtatanong, magkano, sinagot mo. Tapos tatawad, binigay mo yung tawad, tapos naghingi ng picture, nagpa-video pa. Tapos ang ending, malayo. Tapos ang ending nun, magpapaalam pa sa asawa. Minsan ang ending nun, wala pang sweldo. Diba? Magbibenta na lang nga sana tayo. Ito yung exciting part eh. Kasi nakapagpabuga na tayo.
nag-expect tayo na kahit papano may konting kikitain para makapagbili tayo ng patukan natin. Pero binsan sakit pa sa ulo, mga kaibon. Yun po yung ma-experience natin. Ewan ko kung na-experience nyo na yon. Kung na-experience nyo na yon, mga kaibon, at kung may mga na-experience kayo na hindi ko nasabi, paki-comment lang po at babasahin natin at titingnan natin kung ano yung mga experience nyo pa. At para magsagutan po tayo, paki-comment lang po sa comment section para basahin po natin, mga kaibon. Para ma-share din po natin yung mga experiences natin sa mga kaibon natin. Okay, mga kaibon, sana po nagustuhan nyo yung munting topic natin ngayon, kasi wala tayong update kasi walang buying ngayon eh. Kaya hindi tayo nakapagpabigay ng presyo. Pero pag once na may buying na naman, automatic mag-a-advise na naman po tayo ng updated na price. Okay, mga kaibon, sana nagustuhan nyo, mga kaibon. Subscribe na po kayo dito sa Ibon at Iba Pa. Marami po tayong matututunan dito. God bless po sa lahat na mag-ibon. God bless po sa mga pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Ingat po tayo. See you next time po, mga kaibon. Bye.